Yes, lakad mo na. I'm tired na. Waiting na tayo sana. Waiting na tayo sa big day mo, boss. 39 weeks and 3 days. Hinihintay na lang namin na lumabas. Tinatagpag na namin. Ikaw, baby. Tinatagpag na namin doon. Walking, walking. Getting harder and harder. Walking. Ready ka na? To pop. Ready to push. So, February 21 ngayon, time check, 5:15 in the morning, ginising ako ni Sai, parang 10 minutes before 5 a.m. Ayun, so ngayon, prepare na kami. Kahit wala pang sinabi si doktora kasi nag-start nung sumakit yung chan niya ulit, 2 a.m. Actually, buong araw ng February 20, nag-start na talaga nag-start na yung mga contractions, pero mild lang, saka nawawala-wala, kaya yung in-expect namin kahapon, hindi natuloy yung pagpunta sa hospital. Kaya yun. So, ngayon, magkakape lang ako. Kasi Sai naman is naliligo. So, then ako naman. Nago ako ngayon is, ito, pinaprepare ko na yung mga gamit. Actually, naka-prepare na siya dati pa. So, ready ko lang ulit yung mga gamit. At pa, may mga mamis. Kung nadala pa may ng tubig, yung luggage. Itong luggage na to, and then yung bag, ito sa kotse, yung pump hindi siguro, hindi mo naman pa sa amin, saka itong kettle, ang ganda na pa amin. So yun, so sana lang mamiss, kaya na to Sai, kaya na to Bugs, kaya na to Bugs ha, kaya pa Bugs. Sakit-sakit na, malapit tayo sa hospital. Hindi ko mapunta. Baby, kaya mo pa. Mapunta muna tayo ng hospital ha. So, nasa hospital na kami. Breakfast muna bago tayo pag-ibasok sa hospital. April lang, 11:30 na, nung nakita si Bugs mula nung pinauna ko siyang pumasok sa hospital kasi ako kailangan mag-antigen. So, ayun, from nung pumasok ko siya sa emergency room, nakita ko na siya saglit nung pinapasok na ako sa hospital. Tapos diretso na siya sa labor room. So right now, she's in the labor room at ako naman nagkasikaso ko lahat ng mga documents or yung mga fill out ng information pati sa PhilHealth sa admitting section at our department. So yun, after that, kumuha na ako ng room. Tapos, tinry kong puntahan si Michi sa labor room, kaso hindi daw pwede. So hanggang doon lang ako sa entrance. So no chance para mapitsyonan ka baby. Right after ng paglabas mo, so wait na lang ka sa Miko. So hopefully everything will be fine. Saka yan, see you later, baby. Hindi bumababa. Medyo nag-upisa na mamagayang service. 7 sales pa rin. Pero marinaw pang bigan. Bibigyan ko na lang siya ng 1:30 na lang po. Oo. Pag hindi bumababa, isisiyas. Kasi makipot talaga eh. Okay. Tawagin na lang kita ulit after 1 hour. Sige pa maka. Para pa may decision. Okay. Tabi. Alas 1:30 na. So, kina pinatawag ako sa baba. Sa labor room. Pero hindi ako pinapasok. Sa entrance lang ako. Kinausap ako ni Doktora. Sinabihan niya ako na bibigyan lang niya ng 1 hour sa'yo para sa paglilabor. Pagka beyond that, hindi pa rin ako ba si baby. Napipili ka ng CS. So, anyway, dasa lang ako. Para at least, may safe pa rin sila. Ayun. Sana, excited ako makita.
I remember which time. Okay, alright. 1:40 PM. So, hihintay na ako ng update sa nurse ko kay doktora kung i-CCS ba. Pero kung di man tayo siguro tatawagin, kaya nandi. Safe delivery or normal delivery. Yun yung malaman natin. Gusto mo makita na si baby. Kunti na lang, baby. Kyril. Talaga ba? Kaya ko lang normal ako? Ha? Magiging normal ko? Huwag ba naman nga, dito nasa ulit ko na, ha? Kailangan mo lang talaga mag-untay. Opo. Thank you. Dito na lang po ba ako, or? Dapat ka na tawagin lang kapag tapos na. Okay, masalamat ako. Thank you po. Nagiginormal. Baby. Time to wait lang, baby. Kaya may ambogs. Sabi sa akin, doktora, balik na lang muna ako sa room. So, kaso gusto mong maghintay sana para makita si baby. Kaso sabi ko na lang kay doktora, picture na lang. Ay, ano, thank you for Lord. Bogs, kaya. Oh, so, what's going on? 2:15. Ayan na pa. Alas 2. Yes, over na siya ako. Alam niya, Bob. Pagiging normal. Last of prayers. Grabe. Sobra. Pagiging normal na. Thank you po, Lord. Thank you, Doctora. Thank you po, Lord. Pagiging normal. Konting kiri ba, Bob? Kaya mo yan. Konting kiri. Right. Kaya mo yan. Woo! 3 PM, tinatawag ako para bumaba na dito sa may Niku. Nandito ako sa tapat ng Niku. Nanganak na si Mrs. Nanganak na ng Lord, 3 PM. Natulog ka daw, tinatahi na daw. Ikaw niya, no? ni doktora. So, waiting na lang ako sa advice para dito. So, makita si baby. Nakita baby. The next day. First up. Morning. Di ka makatulog. 4. Unang bisita ng nurse, 4 o'clock, ano? 4 a.m. Anong gusto mo? Sinusok-sok. Superwoman ka na. Oo nga, hindi ko pa nakikita si baby. Ano bang ano nangyari? Ito pala. So baby, ang una mong milk na inam or na-drink is S26 Gold. Unang nakuha muna kay mama. S26 ba kala ko na? Hindi nga, wala na. So yun, pinaghanap ka ng daddy mo. Kaso, wala akong nahanap na nan basta yung specific na gatas ang binigay ng doktor. Pinalitan niya yung S26 Gold. So, sana magkagatas dito sa namin para makapa pump na hindi pa breast yung dami. Breast pump ko. Yeah.
Niko time. Tahu po. Tahu po. Tahu. Hi baby. Andito baby, ang ganda. Hey baby, ganda mo naman baby. Ganda. Kapan ang buhok? Grabe. Himbing-himbing ang tulog, baby. Ang cute. Baby. Say hi, baby. Dinner time na. So, it's around 7:40 PM right now. Natapos na yung araw ngayon. Update lang na yung araw. Napag-breastfeed na si Sai. Nag-try kami. First 1:30 PM yesterday kasi wala pang nakuha, so napilitan kaming magbigay ng formula milk kay baby. Saka naka-isolate din kasi si baby dahil sa naghihintay kami ng swab result kay Sai, kasi may bagong policy sa hospital, kaya yung dala naming swab test result is invalid na. Ayun, kaya pagdating dito, sinab siya at naka-isolate siya habang wala pa yung result. Anyway, so negative result naman siya nung nakuha namin earlier. Kaya nung binigay ko sa Nico, na-release na si baby before lunch. Siguro 8 AM or 9 AM na rin yun. 9 AM, tinanggalan siya sa isolation at na-view ko na siya kanina. So first time ko nakita si baby. Ayan, sobrang ang cute talaga ni baby. Oo, promise. So, ang cute talaga, kasi parang ang liit-liit talaga. Tapos, ganda ng buhok. Ayun, ang baba. Ngayon, mabalik kami. Sa magbabalik kami ngayon sa Nico, parang ma-breastfeed siya. Yan pa pala. So, baka tomorrow, i-release na kami dito or palabas na kami sa hospital. So, ayun. Pwede ka nang lumabas. Ayun na, malakas na agad si Bob. The next day. So, today is Wednesday, February 23. So, kami ay tapos na. Okay na kami dito sa hospital. Kami mag-admit. Palabas na. Pa-admit pala. Palabas na kami. So, ngayon, settle na lahat. Pabalik na lang kami siguro dito sa hospital for follow-up check-up. Saka, yung sa hearing test. So, sa hearing test, yun lang yung hindi pa na-conduct sa newborn screening. Ayun, tadaan na namin si baby sa baba. Binibisa na siya ng mga nurse doon sa NICU. Ayun, thank you. So, hanggang dito na lang muna siguro yung vlog. At next vlog na lang natin is yung kay baby na, pag nakauwi na. Bye, bye-bye! Woo! Hi, dito na kami sa kotse. Yay! First vlog natin with baby! Hello, babe the babe! Kauwi na kami! Woohoo! Dahan-dahan sa pag-uwi! Dahan-dahan sa pag-drive sa mag-uwi! Alright!